Ayun, good morning mga minamahal kong kapatid. A blessed Sunday po sa atin lahat. At muli pong nagbabalik ang J. Spade Family para sabihin po sa inyo na itong araw po na ito ay ito po yung araw na ma-stud po si Drusilla. At ihahatid na po natin siya doon sa kennel na kanyang pagstudan. Siguro mga 5 days po siya na mawawala muna sa atin. Mamimiss natin siya pero okay lang kasi ma-stud na siya. At excited na po ako siyang mabuntis o mga anak. So ayun mga minamahal ko kapatid, una magsasamba muna kami. Pagkatapos po ng sampa, ihatid na po natin si Drusilla. So ayun mga minamahal ko kapatid, pupunta na po kami magsamba. Let's go! So ayun mga minamahal ko kapatid, palabas na po kami ng bahay at papunta na po kami sa sambahan at magsasamba muna kami bago namin ihatid si Drusilla doon sa kanyang pagstadan. At ang sambahan po namin diyan lang po sa kapitbahay lang po namin. So kunting lakad lang at makakapunta na po kami doon sa simbahan po namin. Yan po ang aming simbahan. Maliit lang po pero ang mga nasa loob niyan ay mga tunay na nananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Yan, Mount Moriah Bible Baptist Church. Yan po ang aming pangalan ng aming simbahan, Bible Baptist. So ayun mga minamahal kong kapatid, papasok na po ako sa sambahan. Yan po si Pastor Efren. At nag-uumpisa na po na mag-Sunday School si Brad Mel. At susunod po yung aming preacher na si Pastor Faustino Rabot. Nagtuturo ng balyos. Ngunit iba na sila balyo. Maraming mga sir nagtuturo ng balyo, ngunit walang balyo. Ha? Yung sir, pag nagalit, nagturo, nawalan na ng balyo. Why? Nagmura na. Diba? So ayun mga minamahal ko patid, natapos na po kami magsamba. At ihahatid na po namin si Drusilla. So yun mga minamahal ko patid, nagpasundo muna kami ng tricycle kasi wala po tayong 4 wheels kaya tricycle muna. So yun mga minamahal ko patid, tumakay na po si Drusilla tsaka si Marjorie, asawa ko po. Ayan, ihahatid na po natin si Drusilla doon sa kanyang pagstadan. At medyo matatagalan po siya doon, mga siguro mga more than 1 week or less, 6 days ganun. Ewan ko kung hanggang kailan pero iiwan lang po natin muna siya doon. At ipagkakatiwala muna natin siya sa ibang breeder. At may tiwala po ako sa kanya dahil matagal na po niyang ginagawa ito. So, sa mga nakakapanood po sa akin na taga-Bigan, gusto nyong magpastad po sa kanya, i-message nyo lang po siya sa Facebook. Sly Sipin po yung pangalan niya, S-L-Y, tas Sipin. So, i-message nyo na lang po siya kung gusto nyong magpastad sa kanya dito lang po sa Bigan. So, ayun, mga minamalong kapatid, malapit na po kami dun sa pagstadan niya. At kunting-kunti na lang po at makakarating na po tayo doon. So ayun mga minamahal ko kapatid, nakarating na po tayo. At hinihintay na lang po natin na lumabas po yung may-ari ng bahay. Ayan si Drusilla, handang-handa na po. Ayan, naka-diet pa po yan. Hindi ko po siya masyadong pinakpakain dyan. Kasi mahirap po pag overweight siyang ma-stud. So ayun mga minamahal ko kapatid, ilagay na muna natin siya sa kulungan at para matignan na po natin kung sino yung mag-stud sa kanya. At kaya pinili ko po yung aso ni Sipin po kasi gusto ko po sana na yung unang stud po niya mas maliit po sa kanya. So ayun, para hindi po siya mahirapan na manganak. So ayan mga minamahal ko kapatid, pumunta na po kami sa likod sa kanyang kennel. Yan po yung mga aso niya.
At yung nasa gitna po, yan, yan po yung pinili ko na mag-stud sa kanya. Maliit. Kasi gusto ko po sana na hindi na muna yung mga malalaki yung mag-stud kay Drew sila. Think gusto ko po sana noon yung XL or na malaki yung XL. Pero sa ngayon, kasi first stud niya, first niya na session, gusto ko po sana na maliit na muna yung mag-stud sa kanya para hindi siya talaga mahirapan sa panganak. So ayan, nag-uusap na muna kami yung mga bagay-bagay na kinakailangan para madala ko sa kanya. Sa mga at nagpapa-advise na rin po ako sa kanya kung paano, kung ano yung mga gagawin pag na-stud na yung aso hanggang sa malapit ng manganak. Pero pinagpa-pray ko po na sana na makakapag-take po si Drew sila. Dahil excited na po ako na manganak na din yung aso natin na si Drew sila. So ayan mga minamahal kong kapatid, yan po yung aso na mag-stud sa kanya. Sa personal po, malaki yan. Medyo mababa lang talaga pero malalaki yun din yung mga buto niya. Tsaka saktong-sakto lang yung height niya. Yan yung tamang-tamang gustong-gusto ko na mag-stud sa kanya. At para hindi masyadong malalaki yung mga ipapanganak ni Drew sila. Dahil po dito sa Bigan, usong-uso po yung mga maliliit. Ayan, pinapaliit po kasi dito hanggat maaari yung mga American Bully. Pero compact pa rin, maganda pa rin yung katawan. Tulad yan, maganda rin yung katawan yan. Kung sa personal nyo po yan na makikita, talagang malaki rin yan. Parang ang liit lang sa video, mga minawal ko kapatid. Tsaka nagustuhan so ko sa kanya, may color siya. At medyo uso rin po kasi dito sa Bigan yung ganyan na mga kulay na tricolor. So yan mga minamahal kong kapatid, yan po si Cash Out, pangalan po ng mag-stud sa kanya. So ayan, binubuhat ko pa mga minamahal kong kapatid, ang laki ng katawan, ang liit pero ang laki ng katawan, lalo yung ulo, laki kasi mas malaki pa yata yung ulo niya kaysa sa akin. Mabango pa mga minamahal kong kapatid. Saka yung mga atong mga ganyan, hindi naman masyadong mabaho. Saka lang mabaho yung aso pag na ihigaan niya po yung ihi or mga tae. Ganun. Yun lang po. Saka panatiling malinis po para hindi po tayo makakuha po ng sakit sa mga aso natin, lalo-lalo na po yung parbo. Ayun. Kailangan po pag may mga kennel na kayo or may kulungan po, kailangan panatilihin niyo pong malinis yung kennel niyo or yung mga kulungan ng aso para hindi po tayo makakuha ng sakit or sakit na parbo. Kasi nakakapinsala po talaga sa mga alaga natin yun. Na pwede po silang mamatay pag nakakuha po sila ng parbo. O yun, yan po yung ibang mga aso niya. Babae po yan. American Bully po yan. Packets. Babae. Nanganak na po yata yan. Puti. So ayan, kunting inimas-imas lang po ng sao. Tsaka ayan, si Cash Out. Pugi po yan sa personal. So ayan, mga minamahal kong kapatid. Kita nyo na po kung sino yung mag-stud kay Drew sila. Proven na po yan. Madami na po nga madami na po yung na-stud niyan. Tapos madami na rin po yung mga nag-take. So ayun mga minamahal kong kapatid, habang nag-uusap po kami ng may-ari na si Pin, nais ko po sanang ipabalita po sa inyo na matagal ko na po sanang na-upload po tong video na to. Sa mga nag-aabang, nais ko po humingi po ng kumpensa po sa inyo dahil medyo natagalan po dahil sa kadalahilanan po na ako in hospital 2 beses po dahil nahihirapan po kong makahinga. Pero nakauwi na po ako
at saka medyo nakakapag-recover na rin, kaya na natuloy ko na po itong video po na ito. At sana po magtuloy-tuloy din po kayo na manood at para maabangan po kung ano po yung next na mangyayari kay Drusilla, kung magte-take ba siya o hindi. Pero makakaasa po kayo na kahit na hindi po siya makapag-take or makakapag-take siya, ipapaalam ko din po sa inyo kung ano po yung mangyayari. So ayun mga minamahal kapatid, sa ngayon iwanan na po natin si Drusilla. Iwanan na po namin siya dun sa kennel kay Sipin. Ipagkatiwala na po muna natin yung aso natin sa kanya dahil siya lang po kasi nakakaalam. Tsaka para hindi na rin po ma-stress yung aso, nakakasakay-sakay ng tricycle paghatid sundo po sa kanya. Kaya patapusin na po natin hanggang sa matapos po yung session niya, tsaka natin siya susunduin. So ayun mga minamahalong kapatid, pinapahabol ko itong bubong ng mga aso natin kasi dito sa amin paggabi bumabagyo, saka tag-ulan po kasi dito sa amin ngayon sa Digan, saka buwan na po kasi ng tag-ulan, kaya kailangan po natin ihabol itong bubong ng aso natin. Saka dito ko na rin po gagawin po yung next po na gagawin ko na po ang kennel to pagdating ng araw. Kaya so yun mga minamahal kong kapatid, tamang pukpok lang po yung mga karpintero natin na magagaling. So ayan mga minamahal kong kapatid, ginagawa na po yung bubong habang pangitingiti lang po yung labor po ng ating karpintero. Saka mabilis lang po itong natapos, wala pa po isang araw natapos na po itong bubong ng ating kulungan po ng ating mga aso. So ayan mga minamahal kong kapatid, natapos na. Saka hinihintay ko na lamang po kung kailan ko po susunduin si Drusilla para malagay na po siya sa bago niyang harian. So ayan mga minamahal kong kapatid, may bubong na po ang ating kulungan po ng ating mga aso. Ayan, yan ko na muna linagay si Biggie. Kulungan po ni Drusilla. Ayan mga minamahal kong kapatid, naman kung gano'ng maganda pagkagawa, kitang-kita na matibay. So ayun mga minamahal kong kapatid, hanggang dito na muna ang ating video. At sa mga patuloy po na nag-aabang, sumusuporta sa ating mumunting video, sa ating mumunting vlog, sana po patuloy po kayong sumuporta. Sana ay patuloy po kayong magabang sa ating mga susunod na mga video. So ayun mga minamahal kong kapatid, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe po at click nyo na rin po yung notification bell para updated pa po kayo sa mga susunod pang mga video. So ayun mga minamahal kong kapatid, hanggang sa muli, God bless!